Hello mga besties! So ngayon ay iriripat ko na itong ating singonium kasi tingnan nyo, napakahaba na niya. Tingnan nyo, umabot na siya dito. Napakahaba, napatumba na siya. Ayan o, diba? Ito yung sinasabi kong nagva-vines. Gagamitin ko na ang ating DIY pole na ginawa. So nilagyan ko siya ng tape dito kasi may buta siya, diba? So para hindi siya mapasukan ng alikabok. Ang gagawin ko mga bestie ay puputulin ko sila. Gagawa tayo ng maraming singonium. Parang madami siyang tingnan dito sa ating DIY pole. So, ang singonium mga bestie ay isang, ito, houseplant. Tapos, nagva-vine siya, humahaba. Dahil meron siyang air roots or airy roots. Kaya kailangan talaga ng moss pole. Pero ako walang moss. So, okay lang yan. Kahit pole lang tayo dyan. Dami niyang airy roots. Gugupitin natin siya mga bestie. So hindi ko siya na-focus kung paano ko siya pinrun or kinat mga bestie. Pasensya na. Pero ito na lang, gagawa ko ng explanation para maintindihan nyo kung paano iprun ang leggy singonium. So ito yung aking singonium na leggy. Kung nakikita nyo, ito yung notch na tinatawag. Yan, yung dalawang yan. Tapos ito yung air roots na maliliit na roots. Tapos sa gitna nyan, dun nyo siya ikakat mga bestie at pwede nyo na siyang itanim. So ito pa yung isang example kung paano kayo magpuprune or magkakat sa leggy na singonium mga bestie. So ito yung aking singonium, yung dulo niya. So ito yung dalawang air roots na nakikita nyo, yung maliliit na ugat. Sa gitna kayo puputol or magpuprune at yan ang pwede nyo na siyang itanim. Gugupitin natin siya mga bestie. Papakita ko sa inyo yung mga nagupit ko mga bestie. So, ito siya mga bestie. Ayan o, nakabaluktot na siya. So, ito yung itatanim natin. Dahil may roots naman siya dyan. Gagawa natin siya dito sa maple. So, gugupit pa tayo ng ilan. Parang propagation din to. Pero isang paso nga lang. Kasi nga, wala tayong maraming paso. Yan siya mga bestie. Oh. So, may ugat naman. Kaya mabubuhay yan. Ayan o, nakatabingi na siya. So, gupit ulit tayo. Yung mga naputol natin mga beso. Ang dami. Grabe mga beso. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. So, anim yung magagawa natin dito sa ating pot. Tapos, meron pa ako dito. Try ko siyang ilagay sa ito din. Kung mabubuhay sila itong iba. Kasi masyadong madami kapag isa lang, diba? So, dito naman, gagawa tayo ng isa pa. So, ganyan siya. Tinali ko muna ng maluwag, tapos lalagyan ko siya ng lupa. Ang hirap pala pag mag-isa ka lang, dapat may taga-hawak ka. So, ganyan siya, kunyari, ayan. Lalagyan ko siya ng lupa sa gilid niya. So, papakita ko na lang mga best kapag nalagyan ko na. So, ito na yung ating finish product mga bestie. Ayan ang ginawa ko. Tinalian ko muna siya dito kasi bumabagsak siya. Tapos, kapag ano na siya, nakasurvive na siya sa panibagong pot. Itatanggalin ko din yung tali. Tapos nakailang ano tayo, parang propagation. Anong una, dalawa lang yan, diba? Ito yung dalawa. Tapos ngayon, isa, dalawa, tatlo, tapos apat, lima. Nakalima tayong propagation sa kanya. Tapos ito namang natira, ayan o, meron pa. Iriripat ko naman siya dito sa isa pa. So, magiging propagation din siya. Hindi lang repotting, kundi propagation din kasi dumami. So, ayan na siya mga bestie. Itong mother niya ay nalipat ko na rin. Ito yung propagation natin na ginamit ko na yung ating DIY pole or moss pole. Ayan. Bali, propagation and repot na rin siya. Kasi ito, niripat ko yung mother niya and then pinropagate ko yung mga anak niya. Ito ay white butterfly or arrowhead. Yan siya. Singonium siya mga bestie. Singonium plant. Itong singonium mother ay dito ko siya pinwesto sa tapat ng bintana para maarawan muna siya at makasurvive. So i-update ko kayo month by month kung ano na yung naging itsura nila. Namatay ba sila? Nabuhay? Humelty? Dito ko naman siya, may bintana din dyan. So, dito ko naman siya pinwesto. Hindi siya masyadong malapit sa araw. Sa liwanag lang siya. Kasi baka rin mamatay kapag masyadong mainit. Kapag dito mismo sa bintana. So, dito lang siya sa nagsisikatan or naliliwanagan ng araw. Ito yung ating napropagate doon sa kanyang mother plant na singonium. I-update ko kayo ulit month by month mga bestie kung ano na yung itsura niya. Naging healthy ba? Or namatay ba mga bestie? So, see you mga bestie!
So, ito na siya mga bestie, after 1 month, ayan kung napapansin nyo, kumunti yung dahon kasi yung mga nabulok na dahon ay tinanggal ko na. At nag-uumpisa na siyang tumubo ulit ng panibagong dahon. Ayan o, nakikita nyo, meron na siyang patubong mga dahon. At yung maliliit dyan, yan ang bagong pasibol na tangkay o kaya dahon. Ayan mga bestie o. Diba yan, may pasibol na dahon, may pasibol na tangkay, at yung mga mahabang dahon dyan, yan pa yung mga lumang dahon na hindi pa nabubulok, kaya naiwan sila dyan. Kaya para mukha pa rin siyang may dahon, diba? Pero yung iba, yung nabulok na dahon, tinanggal ko na. So ito naman yung mother plant niya, ayan, medyo may patubo na rin siya mga bestie, may patubong mga dahon at tangkay. At yung ibang mga dahon na nabulok ay tinanggal ko na, ayan, may mga bagong dahon na patubo at may mga bagong tangkay na patubo na rin mga bestie. Ano, 'di ba ang cute? Ayan oh, ang dami nilang patubong dahon at tangkay mga bestie. So healthy naman siya after 1 month. Hindi naman siya namatay. Pero yung iba medyo matagal lumaki, lalo na itong mother plant niya. So yun lang mga bestie, at update ko ulit kayo after 2 months naman niya mga bestie. Ayan, may mga patubong mga maliliit na tangkay mga bestie. So yan, 1 month. Ayan na sila mga bestie after 2 months. Tingnan nyo, napakayabong na. Nakakatuwa. Lalo na ito. Tingnan nyo naman, ang dami na niyang sibol. Grabe, ang dami na niyang dahon, no? Ayan. 360 na paikot. At ang dami diyang bagong dahon na tumutubo. Halos lahat ng dahon dito ay bago na. Yung mga lumang dahon, nabulok na, so ginupit ko na sila para hindi sila istorbo or hindi pangit tingnan. Ang yabong na, parang pwede nang itinda. Char. Pwedeng pang business. Ang ganda na nito. At tumataas na siya, kaya pag ito ay tumaas pa, lalagyan ko ulit siya dito. Ito yung aking pinropagate na Syngonium aro butterfly. Ang ganda, 'di ba? Ang yabong. Tapos dito siya galing. Ito yung pinaka mother. Medyo hindi masyadong mayabong, pero merong mga bagong dahon. Ayan o. Yan. Tapos andito pa. Yung iba, hindi masyadong bumubuka. Hindi natutuloy yung pagbuka, namamatay. Ewan ko kung bakit. Yung original is dalawa lang dito. Dalawa lang talaga yung mother. And then, dalawa inad ko. Tapos lahat na to, galing sa propagation. Yung ginupit ko, diba? So, ayan na sila after 2 months. Yehey! So mga bestie, ito na ngayon yung aking Syngonium. 3 months na siya mga bestie. At tingnan nyo naman ito, oh, ang yabong-yabong na niya. At kung napapansin nyo dito, may naninilaw. Ito pa yung lumang dahon niya. Simula nung pinropagate ko, ito yung lumang dahon niya. Pero itong mga to, ito na yung mga bagong dahon. Ang ganda, no? Ang yabong na niya. At ang bilis niyang lumaki, mga bestie. 3 months na to. Ito naman yung kanyang mother. Medyo mahina tong lumaki. At meron siyang nabubulok na mga dahon, yung mga gilid-gilid. Hindi ko alam kung bakit. Siguro na over watering ko siya, hindi ko alam. Pero hindi naman siya over watering. Pero nabubulok yung mga gilid-gilid niya. So, ito, ang ganda nito, oh. Tingnan nyo naman, oh, ang dami na niya ang mga dahon sa ilalim. Ang ganda ng dahon niya, ang lalaki, tsaka ang healthy. Walang nabubulok na dahon. Compare dito sa mother plant niya. Pero healthy naman yung kanyang mother, oh. May mga bagong dahon. Yan. Tapos ito, gustong-gusto ko yung pagkayabong niya kasi ang dami kong tinanim, 'di ba? Yan yung ilalim niya mga bestie, oh. Ang daming mga bagong dahon na tumutubo. Itong ganda, oh, butterfly talaga yung design niya. Butterfly plant nga ito ang tawag diyan, ayan oh. Eh, ayan, may mga bago pa siya diyang dahon, mga bestie. Ayan oh. Ayun, may mga bago pa siyang patubong dahon. Ito naman, okay naman siya, pero medyo mabagal nga lang yung paglaki, yung mother plant niya. Pero kapag ito lumaki din, ako gagawa na naman ako ng, ano nito, propagation. Bibigay ko sa friends ko, sa mga ate-ate ko dito. So, ayan na siya after 3 months, mga bestie. Syngoniums, also known as arrowhead plant or goosefoot, owing to the striking shape of their leaves, are fast-growing house plants. They are easy to care for, just requiring some pruning to keep them a manageable size. There are many varieties available, with range of leaf colors and pattern to choose from. Is Syngonium a money plant?
Considers as wealth and fortune bringer money plant. And syngonium also act as air purifiers. The five lobe shape of syngonium, podophyllium, goosefoot, leaves represent the five feng shui elements: water, fire, earth, wood, and metal. Is syngonium a lucky plant? Syngonium plant provides the perfect balance of yin-yang, which encourages positive chi or energy, commonly known as goosefoot. It has inspiring wood energy, which is associated with the east or southeast direction. Give this lucky plant to your mother, potted in white plastic pot. So hanggang dito na lang ang aking pag-update ng aking syngonium. 3 months update mga bestie, nakikita nyo naman na malusog ang aking halaman. Sa pag-aalaga naman kung tatanungin nyo, kailangan yung kanyang soil o lupa ay laging moist. Huwag nyo nga hayaang dry na dry ang kanyang lupa kasi maaga itong mamamatay o magda-dry. So huwag nyo rin siyang masyadong painitan o paarawan masyado, dun lang sa may tabing bintana o sa naliliwanagan mga besi. So yun lang mga besi, hanggang sa susunod na paghahalaman vlog. Bye mga besi, salamat sa panunood nyo. Bye!